In this video, I'm going to give you what are the top 10 ideal places to install your coffee vending machine. Pero bago po yan, bigyan ko muna kayo ng idea kung ano ba ang vending machine sa mga hindi pa po nakakaalam kung ano nga po ba ang coffee vending machine. Ang coffee vending machine po is an automated machine used for dispensing hot coffee into paper cups, which is typically require payment, functioning as coin-operated machine. Kadalasan po ito, inuhulugan po ito ng 5 peso coin para po makapagkape po tayo. Easy to install, operate, and maintain. In my next video, ituturo ko po sa inyo ang mga yan kung paano siya i-operate, install, at i-maintain. At ang kagandahan po dito is 50% po ang profit or ang tubo po natin. 400 to 500 per day ang posibleng kita kada araw. Depende po yon sa lokasyon ng coffee vendor na machine natin. Kaya po, bibigyan ko po kayo ng idea kung ano po ba itong mga top 10 ideal place kung saan natin pwedeng ipresto o ilagay ang ating coffee vending machine. So, bago po yan, huwag po natin kalimutang mag-subscribe, like, Optionals TV, at pakiclick na rin po ang bell button para po ma-notify kayo in my next video update. So, ang isa po sa number one na ideal place para sa ating coffee vending machine is Sari Sari Store. Kung meron po tayong Sari Sari Store o kayo po yung nagtitinda doon, pwede po tayong maglagay doon kasi ang possible customer natin doon ay ang mga customer po natin sa tindahan natin. Which is, pag nalaman ng kapitbahay or nung mga kalapit natin presto na meron tayong ganun, instant 5 pesos lang, meron na silang instant coffee. Di po ba? So, number 2, sa canteen or school canteen. Si alam naman po siguro natin kung sino po yung mga prospect customer natin dito. Ang mga estudyante, faculty teachers, or the entire na nandoon sa loob ng school or ng canteen yung mga humakain sa atin. Number 3, consignasyon. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang consignasyon, ito po yung mga parang bagsakan ng mga nahuhuling isda ng mga mangingisda. Dito nila dinadala yung mga nahuhuli nila. So, ideal place po ito. Kung wala rin naman po kayong consignasyon, pwede din naman po kung malapit kayo sa tabing dagat. Which is, marami po doong manlalaot or mangingisda. Na kailangan po nila yan. Number 4, bakery. Yan, bakery. Kasi nga po, di po ba related? Kape ang i-install mo, ang binibenta nila is tinapay. So, di ba, tandem sila, kumbaga partner. Kape at tinapay. Number 5, beauty salon. Yan. Yan. Oh, so, beauty salon po, di po ba, ano, kadalasan yung kalimitan. Ang kasama natin dyan, may mga kasama tayo pagka magpapabute tayo, magpapagupit, magpapa-nail polish. Siyempre ba, para tanggal inip, pwedeng magkape yung customer or yung kasama ng customer na magpapagupit. Number 6, computer shop. So, alam po natin na karamihan po ng mga
kabataan ngayon, or hindi lang kabataan, is mahilig sa computer. Yung iba dyan, hindi pa nagkakape or hindi pa nag-aalmusal, nakaharap na sa computer. So, syempre tayo mga Pilipino, alam yan na coffee lover tayo. Hindi tayo mabubuhay na walang kape, not unless na bawal po sa health natin. Or may mga health issues tayo na hindi pwede lang, hindi pwedeng magkape. Number 7. Number 7. Construction site. Sino po ba yung mga possible customer natin dito? So, syempre, yung mga trabador na nagtatrabaho sa construction site, yung mga engineering staff, at ang mga security guard personnel. Madami po yan. Dahil pagka po construction site, sigurado maraming trabador doon. At nandun po yung possible income natin. Kung malapit po tayo sa construction site, or pwede tayong makipag-usap dun sa nag-ano ng construction na yon, pwede tayong maglagay dun. Or kung malapit po tayo, yung pinagdadaanan nila, pwede po tayong maglagay dun. And number 8, basketball court. Kung po ang bahay nyo ay malapit sa basketball court, for sure, marami laging tambay dyan. Madami laging dyan namamasyal or dyan nag-i-spend ng oras para tanggal yung boring. Yan. Pag nakita nila meron kayong coffee vending machine doon, syempre, magkakape sila, di po ba? In 5 pesos only. Number 9. Yan. So far, o yung humalapit po kayo sa park o hindi kayo malapit, pwede po kayo mag-install doon. I-assure nyo lang na yung coffee vending machine nyo is mayroong cage, which is kailangan nakalak yung cage niya para safe yung machine at hindi ano. At merong gwardiya na malapit doon sa gwardiya. Pwede tayong mag-install dyan ng coffee vending machine natin sa park. Dahil ayan po, marami po mga tao lagi dyan. And number 10, public market. Oh, sa public market, siguro naman po aware kayo dyan. Talagang dyan po talaga ang puntahan ng maraming tao. So, yung mga momsies na maagang, or mga father natin na maagang namamalengke, syempre, pag nakita nilang merong coffee vending machine doon, magkakape sila, di po ba? Dahil nga, kape nga eh, di ba? Tayo mga Pilipino nga, mahilig nga tayo sa kape. So, yun lamang po. Sana po, may natutunan po kayo o nagkaroon kayo ng idea kung sa mga nagbabalak po na magkaroon ng coffee vending machine, ayan po, ang pinaka-best ideal place na siguradong kikita ang inyong machine. Paglilagay po kasi ng coffee vending machine, ay titingnan natin kung maraming tao sa lugar natin or matao. Yun po, sigurado pong yung kita natin ay mabilis. Baka yung isang kilong coffee powder nyo is kulang pa ng isang buong araw. Okay? Okay guys, yun na muna. So, thanks for watching. Bye-bye!